Magandang umaga, oras na para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon at sa mundo ng science and technology. Ako po si Jel Miranda and we welcome you to DOSTv, the channel that delivers science for the people. Patuloy ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PHIVOLC sa kanilang isinasagawang disaster preparation and mitigation at information drive sa lindol upang ihanda ang ating mga kababayan sa mga maaaring maging epekto ng sakaling pagyanig ng lupa. Balikan ang buhay ng kanilang mga fault finder maya-maya lang sa sinisyensya. Pero bago yan, alamin muna natin ang lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa dito sa aming weather update. Good morning, Ms. Jel, at good morning din sa ating mga viewers. Meron po tayo namamataan na cloud clusters na posibleng maging low pressure area ngayong araw sa silangan po ng Mindanao. At patuloy po natin itong mamonitor dahil posible itong maging bagyo pagsapit po ng Maundy Thursday or Good Friday at magkakapekto po ito sa ilang bahagi ng ating bansa. For today and for the next 24 hours, makakaasa pa rin po ng epekto ng ridge of a high pressure area ang malaking bahagi po ng Luzon, habang easterlies naman ay yung hangin na galing sa Pacific Ocean sa mga kababayan po natin sa Visayas and Mindanao. Silipin muna natin ang magiging weather for Luzon, kung saan mapapansin po natin magandang panahon pa rin ang mararanasan ng ating mga kababayan ngayong umaga. At asahan lamang na sobrang init na po pagsapit ng tanghali. Pagsapit naman ng hapon, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan at posible lamang ang mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat paggulog. Sa mga kababayan naman po natin sa Visayas, asahan din ang magandang panahon in general, lalo na po dito sa may western portion at sa Negros Island region. Pagsapit ng hapon, bahagyang maulap na kalangitan ang mararanasan at mas mataas ang chance ng mga pulupulong pag-ulan sa may eastern portion of Visayas sa may Samar and Leyte provinces. Panghuli sa ating mga kababayan po sa Mindanao, asahan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at posible sa hapon ang mga panandaliang buhos ng ulan or pulupulong pagkidlat paggulog. Silipin naman natin ang magiging weather sa ilang key metros and city ng ating bansa. For Metro Manila, asahan po for the next 3 days ang magandang panahon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at mainit po pagsapit ng tanghali. Posibleng umakyat sa 35 degrees Celsius ang ating actual temperature with heat index na maring pumalo sa 38 degrees Celsius. Sa mga kababayan po natin sa Baguio City, ideal pa rin po na magbakasyon dahil asahan ng medyo malamig po na temperatura. No? Ang ating pinakamataas na temperatura for the next 3 days ay 26 degrees Celsius lamang at posible ang mga pulupulong mga pag-ulan. At ang ating pinakamalamig na temperatura, 16 degrees Celsius. Sa atong mga kaisuunan din ha, sa Metro Cebu, for the next 2 days, asahan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at pagsapit po ng Good Friday ay posibleng maging makulimlim at mayroon din mga light to moderate rains na dulot po ng nasabing weather disturbance. Temperatura natin maring umakyat pa sa 32 degrees Celsius with heat index of up to 37 degrees Celsius. Panghuli sa ating mga kaisuunan sa Metro Davao, katulad po sa Metro Cebu, magandang panahon hanggang sa Thursday ang mararanasan, pero pagsapit po ng Friday, posible na maging maulap din at magkaroon ng mga light to moderate rains and thunderstorms. Temperatura natin for the next 2 days, maring umakyat pa sa 34 degrees Celsius at ang ating heat index, 36 degrees Celsius. Magandang balita pa rin po sa mga naglalayag, pwede naman po tayong maglayag sa alinmambaybayin ng ating bansa, lalo na po yung mga uuwi ngayong Holy Week. Asahan po hanggang 2.5 meters lamang ang taas ng mga alon. Si Haring Araw ay lulubog 6:09 ng gabi mamaya at muli naman itong sisikat bukas 5:44 ng umaga. At yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pag-asa. Ako po si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, pag-asa ang magandang solusyon. Happy Tuesday po! We'll be right back.
nakaraan exclusive content na dito niya lang sa DOSTv makikita. Here's your flood and water level advisory. Thank you, Jelat. Magandang umaga sa iyo at sa viewers ng DOSTV. Update po tayo dito sa mga minamotor nating major dam dito sa Luzon area as of 6 a.m. today. Una, yung Angat Dam, ang present elevation niya is 199.56, galing siya sa 200.14 kahapon at meron siyang bahagyang pagbaba na halos 0.58 meters or 58 centimeters. Mababa na rin po siya ng halos 12.44 meters doon po sa tinatawag nating normal high na 212. Subalit, mataas naman po siya ng halos 11.53 meters doon naman po sa tinatawag nating operational level na 180. Continuous pa rin po yung inaasahan nating pagbaba dito nga sa water level ng Angat Dam. At para naman sa San Roque Dam, ang present elevation niya is 255.86, galing siya sa 256.63 kahapon at meron siyang bahagyang pagbaba or pagbaba na 0.77 meters or 77 centimeters. Gayun din, meron na po siyang 24.14 below the normal high na 280. At para naman sa Pantabangan Dam, ang present elevation niya is 191.58 ngayon at galing siya sa 191.73 kahapon at meron siyang bahagyang pagbaba na halos 0.15 meters or 15 centimeters at meron na po siyang 29.42 below the normal high na 221. Gayun din para naman dito sa Magat Dam, ang present elevation niya is 190.04. Galing siya sa 188.91 at meron siyang halos malaking pagtaas na 1.13 meters. Malayo pa naman siya na halos meron pa po siyang 2.96 para maabot niya or ma-reach niya yung 193.00 yung pong tinatawag nating normal high. At para naman dun sa mga minamotor nating major river basin dito sa Luzon area, wala po tayong babala or warning dun nga po sa nabanggit na dun po sa Pampanga, Agnol, Bicol, Pampanga, Agnol, Bicol, Cagayan. At ito nga pong Pasig, Marikina River Basin. Gayun din para naman dun po sa mga general flood advisory dun po sa mga minor river basin natin or yung tinatawag nating principal river basin dito nga po sa buong Pilipinas or by region from Luzon, Visayas, Mindanao. Wala rin po tayong ibinabang warning. At yun namang umiiral na panahon sa atin ngayon, yung like yung ridge of high pressure, yun po yung umiiral dito sa Luzon area. At easterlies naman po, para naman po doon sa eastern at saka eastern Visayas at yung pong eastern Mindanao. Yan lamang muna, Jel, at mula pa rin dito sa flood forecasting and warning section ng Pag-asa DOST. Ako si Elmer Caringal, nag-uulat. Noong nakaraang linggo lang ay niyanig ng magnitude 5.5 na lindol ang bayan ng Tingloy sa Batangas na naramdaman hanggang sa Metro Manila at mga karatig bayan nito. Sinundan din ito ng maraming aftershocks na nagdulot ng takot sa mga tao sa apektadong lugar. Hindi maiiwasan ang pagyanig ng lindol, ngunit maaaring maiwasan ang mga sakunang maaaring idulot nito kung sapat ang ating kaalaman at paghahanda. Kaya naman patuloy ang pag-iikot ng ating fault finders upang tulungan ang bawat isa sa atin. Balikan ang kanilang kwento dito lang sa Sinesyensya. Yung mga napuntahan namin are not the common places that most people who love to travel. Less beaten paths. Yung dangers. Kasi habang nandun ka sa slope, steep slope na gano'n, tapos biglang lilindol na gano'n, so mapipil mo siya. Kasi nangyari yan sa amin, isa sa mga fieldworks namin. So habang nag-interview kami ng, ano, ng kapitan sa Bohol, and kahit yung sa Negros natin. So habang nag-interview kami, nag-educate, biglang lumilindol. So, yun yung mga dangers din. After
Actually, yung word na fault finder, ang nag-coin yan kasi isang yung director namin. So, si Sir Len, Sir Renato Soledino, ang director. Kaya niya tinawag na fault finder kasi kami yung naghahanap ng mga active faults. So, totoo lang, marami kaming ginagawa. So, hindi lang yung paghahanap ng fault o pagmamapa. So, pero ang main na ginagawa nga namin is yung, yun, mapping ng fault at saka iba pang hazards na related sa earthquake. Minsan, nadadamay din sa volcano. So, day-to-day, sa isang taon na lang, pag-usapan natin, yung sa isang taon, may mga projects kami, kailangan namin produce kunyari ng hazard map sa isang area. So, kung fault hazard dyan, so yun yung focus namin. Kailangan siyang matapos. So, from start, yung aming method, simulan yan hanggang sa matapos siya at i-approve at saka ilabas. Halimbawa sa field, no? Nag-fielder kami. Halimbawa, may lindol na nangyari. Tapos papadala kami doon. Nakikita kasi namin yung fears din ng mga tao. Yung takot nila. So, kailangan namin, parang it's not just the yung physical side, yung science side na ginagampanan namin sa field. Especially kapag may mga lindol. Pero yung social science side na kailangan mo silang i-allay yung fears nila and kailangan mo silang kausapin personally na huwag kayong matakot, ganito lang po yung nangyayari sa kalupaan natin. Ganun. So kailangan mong yung science part na technical part, kailangan mong ibahagi sa kanila such that maiintindihan nila in a layman at mawawala yung takot nila or kung hindi man mawala, ma-minimize yung takot nila. So, yan, isa yan sa mga challenges. Hindi man siguro sobrang hirap, pero it's really one of the challenges that we face pag nandun kami sa fieldwork, especially pag may mga emergency situations. Ito yung may event na may earthquake na may earthquake. Pero, so, parang may quake response. At least ito, alam mo, talagang dangerous eh. Ayun, andyan yung lindol, may aftershock. Pero iba pa yung hirap ng before preparing the hazard maps pa lang. So, iba yung, kung nandito lang kami sa opisina, okay lang. Kasi, aircon, sige, interpret, maguguling ka lang. Pero yung ano, yung pag lumabas na kami ng field, kasi we just don't stop with, eto na, na-interpret na namin. We have to go to the field and verify. Ang fault ay yung Tagalog mo, biyak siya yung bitak sa lupa. Meron pa yung bitak na pinag-uusapan natin, malalim yan. So yun yung parang yung weak na part ng earth natin. Kung saan nagbabanggaan yung dalawang parte ng ground together or nagbabanggaan, may naghiwalay, tapos meron nag-slide naman. Kumbaga, nagkikis-kisan yun. Nagkikis-kisan yun. Yung mga bato. So, yung fault na sinasabi, hindi talaga siya yung, di ba yung, pag naririnig kasi ng mga tao, fault finder, parang you're being critical or something. Pero sa amin, in a geological sense, we naghahanap kami ng mga, kumbaga, weak zones sa Earth. Na pwedeng maging source ng earthquake. Sa ngayon kasi, para lang malaman ng ibang tao, no? Ang ngayon, ang sanay ang public, ang mga madla, is to look at Google Earth images. Kasi nakikita na nila yung bukungan ng mahal nila, yung kalsada. Pero noong time na wala pa itong Google Earth at wala pa tayo access sa internet and all of these sa mga digital na mga emissions, ang ginagamit talaga is topographic map. Ito, naka-reflect dito yung contour or yung level, elevation ng lupa natin. Tapos sa mga marunong makaintindi nito, ang mga sundalo, kami sa mapping, I think civil engineers, geology engineers, marunong sila umintindi nito. Alam namin kung alin yung mataas na lugar, alin yung flat, alin yung mukhang may deformation, etc. So, doon namin pinaplot yung mga nai-interpret namin from satellite images or mga aerial photos. Yung aerial photos, ito yung basehan ng paggawa ng topographic maps natin noon. Ngayon, pag na-interpret na namin to, nalapatan na namin ng tamang mga hazards,
lalabas na yung hazard map natin. Pero ang base map namin na ginagamit yung topographic maps. Pero minsan naman, pwede mo ipatom yung hazards na yun. Ginagawa namin minsan sa satellite images, pwede namin overlay. Kasi nga, meron na tayong GIS. Pero nung unang panahon, yung mga mas matanda, yung mga sila director, yung panahon nila, ano siya, ang ginagawa nila, talagang hand-drawn yung maps. So, from yung hazard maps, hand-drawn nila. Pero ang basis nila, topographic maps na ginagawa ng Maria. So, well, basically, yung topographic map, siya yung parang flat na sa papel, representation ng mga elevation natin sa Earth. So, pag naging hazard maps na yan, nandun na yung fault, kung fault hazard ang pinag-usapan natin. Okay. Nandun na yung, kunyari, liquefaction o yung ground shaking, ipinapatong yun doon. So, yun yan. Parang mas madaming ginagawa kasi sa desktop before going to the field. Kasi dapat i-interpret mo na siya eh. So, sa map, meron ka nang mapoproduce na active fault hazard, active fault map. And then, kailangan mo lang siyang i-verify dun sa field kung nag-exist ba talaga itong landform na to, totoo ba na merong naka yung river ay offset, i-verify mo siya sa field. Para ano din lang, mas maintindihan, paano namin hinahanap? Kunyari nangyari na ito years, hundreds of years ago or what, yung recurrence of river. Ang active fault kasi, pag gumalaw siya, di ba yung tinatawag na bumibitak sa ibabaw ng lupa, ground rupture yung term natin, or surface rupturing, nag-iiwan to ng langat. So through time, kung hindi na modify yung ground, makikita at makikita pa rin dapat namin yung kumbaga sa tao may peklat siya. So yun, makikita namin yung scar minsan na tawag. So yun yung hinahanap namin sa field ng mga evidence. Minsan naman, kunyari ang ilog, alam natin ang ilog ng flow diretsyo, dire-diretsyo lang siya. Tapos sa mapping namin desktop, merong mga parallel rivers na mapapansin mo, unusually, lahat sila pumaling sa kaliwa. Pero may pattern na kilometers away na mamapa mo, may pattern sila. So yun yung mga tinitingnan namin sa field. Hinahanap namin yung mga evidence namin. Pag nakita namin siya, okay, alam na natin, nandiyan siya, solid yan, approve na tayo, go. Pero meron pa isang ano, yung fault finder din to, yung mga geophysical method naman ginagamit. So yung sila may mga instrumento. So yung instrumento na to parang induced na acoustic wave, induced na seismic wave. Tapos parang ano siya, kumbaga sa instrumento na ginagamit ng doktor, parang siyang x-ray. Ina-x-ray niya ilalim ng lupa. So kasi kunyari sa ibabaw, so yung surface, kami pinag-aaralan namin surface, pero pag hindi na siya kita, means gagamitan ng instrumento. Yun. So yung isang ibang group yun sa amin, pero still, fault pa rin yung hinahanap nila. Nung ako nandito, 1989, tapos nagsimula ako bilang officer dito, that was 2002. Tapos tong subdivision nagko-consist ng 599 houses. Each house merong anim na household. 2002 to 2004, hindi pa namin nakikita yung mga fault lines na yan. Parang lumabas lang siya noong 2009, mga ganyan. 2009, nakita namin medyo nagbibitak-bitak na yung kalsada. Hindi pa siya bumababa. Tapos, that was 2000, hindi ako sigurado ha, 2010, mga ganon. Nakita namin medyo nag-iba na ang ng kalsada, medyo bumaba na. Tapos, that was the time na meron na nagpupunta dito para isa-isa ng mga CNN, Tinignan namin yung mga bahay, doon namin nakita talaga na very, yung sira ng mga bahay. Tapos, doon nila nalaman na karugtong pala to ng West Valley Point. Ayan. Tapos, binisita nga namin yung mga parang duksong-duksong siya. Lahat ng magkakahilera ng each block, tinatawag namin purok. Ngayon, parang duksong-duksong na sila. Di ba? Tuksong-tuksong na sila. So, yun ang nalaman nga namin na merong fault line.
The valley fault system is an active fault. No? Alam natin na active fault siya. So, nababanggit-banggit na siya. Ang active fault na to, may klase ng paggalaw niya. Tinatawag natin na right lateral pa, horizontal. So, yan. Kunyari, ito yung fault, di ba? Bitak sa lupa. So, kunyari, yan yung valley fault system sa isang side, west valley fault. Gumalaw siya. Ang klase ng paggalaw niya ay pupunta yung isang part ng block ng land to the right. So, kung ito yung magkadugtong, so, kung ito land, kunyari, no? Ito yung kalsada, yung blue yung ilog. Hmm. So, pag gumalaw siya, magiging right. Pero yung valley fault natin, may mga party dyan na may kasamang pagbaba. Okay, sa field, simple lang talaga yung dala namin. Map, awing working map. So, kunyari, trace ng fault, hahanapin lang namin sa field. Tapos mga gadgets, kailangan namin GPS, compass kami, camera, ganun kasimple lang yung bit-bit namin. Range finder. Oh. So, kung nakikita nyo, nagmamapping kami, linidocument namin sa mapa namin, working map namin yung nakikita namin on the ground. Tapos, syempre kasama doon, nag-i-interview kami ng mga residents. Pagkatapos namin interview ng residents, minsan, kinakausap namin sila, pinapaliwanagan kung ano yung nangyayari. So, it's all part na pag kami nag-field work, kahit saan kami mapunta, ganun. So, mamapahin nyo, kausapin nyo yung taga doon, tapos explain kung ano yung nangyayari. At saka yung anong ginagawa namin, yung purpose. So, basically, yung ganun siya. Ano siya? Ito, fissure with, ito rin yung coincide with face ng fault natin. Fault and fissure with fault. Yung case na to, different to from the case ng mga nasa north na part ng valley fault, ng west valley fault. Kasi ito, meron siyang kinatawag natin na creep. So, gumagalaw siya kahit wala yung ating, walang malaking lindol. Pero yung mga nasa north, yun yung marang pag gumalaw yun, may kasamang lindol at usually malakas. Ano yung sinasabi namin, na kapag yung structure nyo o yung bahay nakatayo sa fault, pag gumalaw yung fault, kasama yung bahay, gagalaw din siya. Talagang magkakalindol na ulit. Galing dito yung magnitude 7.2. Ngayon, nakikita na natin yung deformation niya. Mas makikita natin yung sira. Masisira siya eventually. Bukod sa may crack ito, masusundan mo yung crack galing sa labas. Dito siya tumutuloy, pero diretso siya dun sa poste. Parang ito na yung pinakang isa sa mga pundasyon or ano ng bahay eh, pag mga posts na. So structurally, hindi na talaga safe. Actually, yung nakikita natin dito, yung mga nakapatong sa fault, kunyari ito sa north part na wala tayong fissuring na nangyayari, pagka nagkalindol at gumalaw yung fault na yon, ganito yung mangyayari ito. So, pwedeng mag-ganito. Ang number one talaga dito, I think preparedness, measure, preparedness. So, that's why nagkakaroon kami. Information, education campaign. For FIVOX part. It's FIVOX more of part. A soft measure for FIVOX part. Pero yung iba, ang alam ko after the GMMA 2013 results, itong mapping at remapping, if you remember si DPWH, yung Ayala Bridge, di ba, sila, retrofitting or inayos nila. So, unti-unti, may mga ganun ng steps ever since, I think ever since lumabas din yung MMIers ng 2004. Unti-unti, may mga actions naman yung government. Minsan, natiyatanong kami, how prepared are we? Hindi pa rin natin masabi kung ano. Kasi talagang pag andyan na yung malakas na pagyan eh, magpapanik at magpapanik ang mga tao. Even kami. Malamang even kami. Pero nga, yung earthquake drill, actually it's a good practice yun. Kasi parang practice na rin yan pag nagkaroon ng lindol. Doon mo maa-assess kung, ay okay, kulang pa kami ng mga tao sa ganito. Yung committee namin for the medics, kulang pa. Or yung mga tao hindi pa marunong mag-duck cover and hold. Doon nakikita sa earthquake drill eh. So after nung earthquake drill, mayroong assessment dapat yan. At the next time na mag-earthquake drill, may improvement dapat from the last. So kaya nagiging regular halos yung earthquake drill natin. Para ma-improve na ma-improve. Tapos yung mga tao masanay doon sa gagawin nila. Practice siya.
konti lang kami sa mundo. Kaya proud kami na, kami. And saka yung, hindi siya yung skill kasi na after mong graduate ng college, ng geology course, alam mo na, hindi eh. You learn it through experience, through training. So I think we have gained yung ganung klaseng experience and training para masabi namin talaga na fault finder kami. Okay, in geology especially ano, siguro being with pivots din, kaya nagkaroon din ng yung credibility mo as a geologist or as a fault finder. Yun, kasi otherwise kung hindi ka naman involved, hindi ka naman related sa pivots, hindi ka nag-work dito sa pivots, so wala. I mean, hindi rin makikita yung work mo. So it's, we're always attached to the mandates of pivots. That's why we're called fault finders and we will be able to leave some legacy. Siguro yung dedication. How proud are we? Oo, proud. Pero kasi, hindi mo gagawin to kung yun eh, hindi mo feeling na napupulit. Tapos, kailangan siguro kung isa yung regeneration. So, feeling ko we have to see yung dedication nila. Kasi talagang tiyagaan talaga to yung pag-delineate, paglinya mo, hours and hours. Minsan inuubo ka na, tumutulo na yung uhog mo, sinisip mo, eh, may feel pa bukas. Nakatingin ka gano'n sa photo, nag-i-interpret ka. Pero kailangan mo pa rin siyang delineate. Pag sinabi namin na ganito yan, yung totoo yung sinasabi namin, may basis. Hindi dagi invento kami. Kaya yung mga umaaway sa amin yung may fault dun sa kanila, parang hindi naman po namin niya in-invento. No, that's the facts, based on science. At the end of the day, indirectly man, and unlike yung mga search and rescue workers natin, sila yung direct ang dun sa scene yun. Indirectly, we know we're saving lives. Biro ang mga natural phenomena na katulad ng lindol. Hindi natin alam kung kailan ito tatama at hindi natin alam ang maaaring idulot nito. Kaya naman, katulad sa iba pang natural phenomena, ay mahalaga na maging handa tayo sa lahat ng oras upang ang sakuna ay maiwasan. And that's it for today. Abangan din ang update sa lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa tuwing alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. Always remember, in progress, science is the key. Kaya sabay-sabay tayong makiisa at gamitin ang siyensya. Kami ang DOSTv, the channel that delivers science for the people.